palapano ulit para masaya, masaya. Alam mo naman. Bale, second time ko ito mag-perform sa isang sala with family and friends. So, nagkikita-kita na tayo dito. Wala na tayong masyadong mask. Di ba? Nakita niyo naman, di tayo naka-mask ngayon. So, let's start another variant tonight. And let's call it Macky and Janice variant. joke lang. Pero, again, ako ay isang stand-up comedian at yes, mga napaparoon sa YouTube, marami nung natulong sa pandemic. At marami ako nai-miss, ha? Nai-miss ko. Nung tulog nga, natutuwa ako. Ayan, nakikita niyo ako ngayon. Unti-unti na nang bumabalik eh. Narandaman ko eh. Nagpunta ako sa US, naingit ako sa US kasi sa US, sa New York, nakarinig ako ng hatching. Pagkatapos ng hatching, sabi, God bless. Matagal na nai-miss eh. Yung pag-umatching, okay lang. Hatching, bless you. Di ba? Tuwan-tuwa tayo. Ngayon pag-umatching, ang kasunod, hatching. Tigilan. Di ba? Automatic, ito bumuhay sa atin. Ito bumuhay sa atin, di ba? Pag umubo ka dati, okay lang, huwag ka lang uutot sa elevator. Ngayon, umutot ka para mas okay lang kaysa umubo ka eh. Pero ngayon, ako may dalawang anak din. Isang 26 years old, isang 14 years old, parehong online gamer. May online gamer ba dito? Ayan, may online gamer. Pag may online gamer ka kasama sa bahay, magigising ka ng alauna ng madaling araw, akala mo may nakawan sa bahay. Oo, di ba? Marinig ko yung mga anak ko, ganito sinasabi. Alauna. Pare, patay ako. Tabi ka dyan, may sasabog. May barel. Pare, tanga ka ba? Ano nangyari? Dati naglaro ako ng online games. Ilan taong ka na? 12. Ang anak ko, 14 years old. Oo. Saan nag anong nalaro mo? Diba? Nag-Minecraft ka ba? Hindi. Oo. 14 years old. Saan nag-aaral? Bait-bait, no? Ng mga bata, no? Gagastos mo yun. Tapos sasagot-sagotin ganyan pag lumaki. Oo. Oh, mga anak natin, no? Kaya gigil. Naiintindi ako yung nanay at tatay ko, eh. Abusado mga bata ngayon, eh. Naalala niyo ba? Ang anak ko, pag nadapa. Magsusumbong sa nanay. Anong gano'n nanay? Dadalhin sa ospital. X-ray, CT scan, check-up. Pag-uwi, ikaw iiyak dahil ang mahal, eh. Naalala mo ba dating panahon natin? Ha, pag nadapa ako, dumudugo na yung ulo ko, ha? Tatawagin ng nanay ko, hindi ka dito. Ano sasabihin? Ano gagawin ng nanay ko? Ganun lang, oh. Ginaganon lang baba ako. Tapos sabihin, 1+1, 2. Okay ka pa. Ayaw lang ng nanay natin, mabobo. Diba? Tuloy ang laro. Eto pa. Yung anak ko, yung 14 years old ko, nauso. Alam niyo ba yung betadine? Yung walang hapdi, gusto ko, sinisisi ko gumawa niyan. Bakit? Yung anak ko nadapa, ginagamot ko na ang ngiti pa. Daddy, pabilis, maglaro pa ulit kami. Kasi walang hapdi eh. Naalala niyo ba yung panahon natin? Pag nadapa ka, hindi ko problema yung sakit ng dapa. Ang problema ko yung gamutan. Sasabihin na nanay, hindi nga alcohol sir eh. Sasabihin na nanay ko, nadapa ka ha. Day, kunin mo kayo mertiolate. Mas grabe yun. Yung mertiolate sa ibabaw nun may bula eh. Oo, kasi nauulol na yun eh. Tapos ang nanay natin, hindi kagad ginaganon sa sugat. Ang galing din eh. Parang nag-i-interrogate. Ano, uulit ka pa? Tapos, intulo, dahan-dahan, kukumbay niya alcohol. Maganda yung kombinasyon ng alcohol. Magbarkada yan eh. Alcohol sa amertilet, pagdampi niya sa sugat mo. Flashback ang buhay mo. Tapos, kala mo, mahal ka ng nanay mo dahil hinihipan niya. Hindi. Pag hinihipan ng nanay, di ba bumabalik yung hapdi? Mahapdi pa? Hindi na po. Maglabas mo, ano, maglaro pa kayo? Hindi na, maglabasan na lang tayo ng books. 14 years old. Meron ako mga anak, 25, graduate ng Lasal. Pinag-aral ko sa Lasal. Oo. Di ba kasi ang tayong mga magulang, hindi natin naranasan, pinapanaranasan sa anak natin? Oo, pinag-aral ko sa Lasal. Graduate ako ng ama, ha? Sino yung taga-ama dito? O, di ba ako lang? Mayaman tong crowd na to, ha? Mag-usap tayo, Janice, ha? Nabarat-barat mo, sabi mo, intimate lang to, ha? Eh, pag binilang ko to, meron pa sa labas. Ano to? Dalawang batch? Ama ko, proud ako sa ama, ha? Kami lang eskwelahan na ang mga endorser namin si Daniel Padilla, Sara Erolimo, Bong Revilla. Oh, AMA, the school of... Hindi sila nag-aaral doon. Hindi ko sila nakita sa campus. Pero maganda ang disiplina ng ama, ha? Kami lang ang may classroom sa loob ng mall. Ama Computer Learning Center. Yan ang discipline. Bago pumasok sa classroom, dadaanan mo Jollibee, time zone. Yan ang focus. Pinag-aral ko sa Lasal. Alam niyo mo magkano tuition sa Lasal? 100,000 plus.
Trisem, 300,000. Apat na taon, 1.2 million. Pag nagbabayad ako ng tuition dun sa Lasal, pag pumasok ako sa campus, inahanap ko yung pinakamalapit na poste. Ano dun yung 1.2 million ko eh. Oo! Pag dinimolish yung campus na yan, nandunan ako sa harapan, kukunin ko lahat ng mga hollow blocks. Makabawi-bawi lang ako sa hayop na yan. At nang graduate yung anak ko sa Lasal, ito ang paano graduate ng millennials. Pag daddy, kinausap ako, graduate eh. Daddy, I need to rest. Sige, napagod ka. Saan napagod? Sa pagpag-aaral ko, pagpapaaral ko sa'yo? Eh, nung graduate ako sa AMA computer, kahit sa PICC, kinukuha ko pala yung diploma ko, sumisigaw na yung nanay ko, hayop ka, magtrabaho ka na. Ikaw, magre-rest ka? Saan ka magre-rest? Daddy, Japan. Grabe ang mga millennials. Japan, South Korea, Vietnam. Gusto mag-travel. Pinakabuso ng Cebu Pacific Peace of Air. Alam niyo ba yung Peace of Air? Yes. Parang mayaman to. Dalawa lang nag-yes, no? Na-try niyo yung Peace of Air just to taste the life of poverty? Sige, papaliwanag ko. Mukhang mag-uusap talaga tayo, Janice. Sinasabi ko sa'yo, ha? Oh, ang piece of fare po, sa mga hindi nakakalam, mas mura yung compared sa regular fare. Sa sobrang mura, pag binili mo ngayon, after 2 years, kakalilipad. Binili mo, kasama mo yung shota mo, paglipad mo, wala na kayo. Kung ikaw si Gerard Anderson, binili mo, kasama mo si Bea, paglipad mo, kayo na ni Julia. So, ano, dinidiscriminate ng Cebu Pacific ang piece of fare compared sa regular fare. Ako mismo naka-encounter. Nasa unahan ako ng aeroplano, piece of fare ako. May nasa unahan ko, regular fare. Nilapitan ng flight attendant. Sabi ng flight attendant, "What's your ticket, sir?" Sabi, "Regular fare. Let me accompany your seat." Sinamahan sa seat! Pagbalik sa akin, "How about you, sir?" Sabi ko, "Piece of fare." Sabi niya, "Sir, yung seat niyo nasa ticket, hindi niyo nakita." Pumunta ako mag-isa! Pagpunta ako dun sa may nakaupo sa upuan ko! Sabi ko sa flight attendant, "May nakaupo po." "Yes, sir, piece of fare kayo, di ba?" "Oo, oh, kandungan po." Kandungan! Pati piloto, pag nag-a-announce, nindiscriminate ang piece of air. Itong announcement, "Attention all regular fare passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piece of air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father." Pinagdadasal na lang kami. Gusto ko yung bisigan ng Cebu Pacific. Bakit? Paano nila na-afford yung piece of air? Malamang nag-cost cut sila somewhere. Malamang yung gasoline, pinalitan muna ng diesel. Yung piloto, pinalitan muna ng bus driver. Oo, alam mo yung bus driver ng piloto mo, pag nag-a-announce ito, pumunta ang Davao, ito announcement. "May bababang Iloilo? Magdadaan-daan lang kami, baba kayo, ha?" Parang bus talaga. Eto, papunta na ako sa'yo, iyon, yung tawang 12 years old. Yung 14 years old kong anak, nag-aaral sa Calleja de San Agustin. 120,000 ang tuition. Oo, social talaga. Oo. Kasi para mapalitan yung diploma ko ng AMA Computer College. Diba? Balang araw, pag ako na yung nagkukwento sa history, alam ba kung sinong huling mahirap sa atin? Itong si Lolo Alex mo, na nag-aral sa AMA Computer. Pagkatapos ng Lasal, binabago ko lang yung history. Kaya nga gusto ko magkaroon, pag nagkaroon ako ng anak, ha, pumatol, doon sa medyo foreigner. Ganyan ang Pinoy, no? Pag nabuntis yung anak ng babae, di ba? Galit na galit, nagpabuntis ka, hindi ka rin tapos ng pag-aaral. Pero pag pinakilala, Amerikano, di ba? "Welcome, Joe! Come in! Thank you for having sex with my daughter. I have another daughter upstairs, you want?" Calleja de San Agustin. Ang pangalan itong bibong batang to? Oo. Magkano tuition mo, mahal ang tuition mo, ha? Mamahalin mo yung mami mo, okay? Opo ka na. Nagbayad ako ng tuition, 120. Nagpunta ako sa Calleja de San Agustin. Tinutulak ko yung cash kasi hindi ako nagbabayad ng online. Talagang cash. Nagtitiga kami ng cashier. Yung cashier sa mga eskwelan, magkakamuka. Yung nakasalamin, yung masungit. Parang kayo po, parang kayo. Teacher kayo? O kabarkada ng cashier at register yan. Ganyan, o. Tinutulak yung pera. Tinutulak yung pera. Ganyan lang yung... Ginaganong, walang emosyon. Sakit-sakit. First time ko nagbayad sa babae ng malaking halaga nang walang kapalit. Sa ibang lugar, VIP na yun, di ba? Napayo ko si Macky, oh. Sabi niya, "Di ko mo damay dyan, Alex, ha? Birthday ko ngayon." Sabi ko sa anak ko, "Anak, ang mahal ng tuition mo, ha?" Sabi ng anak ko, "Daddy, di ako matalino, ha? Okay lang.
Basta nag-aaral ka lang ng mabuti. Ha? Basta pumapasa ka lang. Bakit? Kasi pinakamatalino kong classmate, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung tumae, ha? Huwag lang siya tatae. Hanggang ngayon, tandan-tanda ko pa rin. Ha? Kaya kayo, ano pa alam mo? Marvin. Marvin? Ano? Corvin? So siya, dami pang mayaman. Corvin? Mayaman tong pamilya na to. Corvin? O totoo mayaman. Ba't meron na ba sa TV Patrol na snatcher na nahuli na po natin yung snatcher na si Corvin? Malabo. O kaya sabi ko sa anak ko, okay lang na huwag kang matalino, basta huwag ka na tatay sa klase. Kasi nga, yung pinakamatalino kong classmate, hindi ko na matandaan yung pangalan, pero tumay hanggang ngayon. Tandan-tanda ko pa rin. August 18, 1988. Alas 3 ng hapon. San Sebastian College. Oo. Binaka ko sa Facebook, napaka-api ko ng classmate ko, hindi ko sasabihin ha. Alan Garland. Search sa Facebook, binak niya ako eh. Oh, did you, oh, napaka-api ko yung classmate ko na yun. Oo, napaka-api ko ng classmate ko na yun. Nag-post siya, sabi niya, sa wakas, graduate ni anak mo ba eh. Oo, nag-comment ako sa ilalim, pero tumay ka pa rin. Napikon! Parang tang ha. Pero sabi nila, mag-travel daw tayo ngayon pagkatapos ng pandemic. Di ba? Tinatawag nilang ano, revenge spending. Oh, revenge travel. Nako, hindi rin naman maayos. Nagpunta ako sa US. Ha? Mahirap sumakay sa aeroplano. Kasi, nainis ako sa mga pilotong matatakotin. Naranasan niyo ba yung pilotong matatakotin? Yung announce ng, in 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Tapos abangan mo? Tapos wala? Gusto ko yung mga piloto na sabay-sabay tayo nagugulat. Yung parang, turbulence yun ah. Hindi ko yun alam ah. Sorry ah. Sorry. Tao lang. Pero sasabihin ko sa inyo, Mama, anong pangalan mo, Mami? Nanay na mukhang Jane. Madam. Oh, tinan mo yung laylay yung isang braso dahil puro alahas. Tinan mo. Tapos yung tenga na agad. Tinanong ko, gumanon.